Kahit Di Totoo, tell us about this song na kinumpos ni Mr. Vehnee Saturno. Yes po, Kahit Di Totoo, kaka-release lang po niya last July 9 sa lahat ng mga major streaming platforms. And the official lyric video po is available on RJ Productions YouTube channel. And yun nga po, this is my first ever single na composed po ni Mr. Vehnee Saturno. And I am really grateful. Honestly, habang nire-record po namin siya, sobrang yung pinagugutan ko ng internalization and ng emotions, kailangan ko pang manood ng mga movies, Netflix, ganyan, para magkaroon ako ng idea kung paano ba. Kasi yung song, it talks about, I don't know if it's the right term to say, pero martyr sa pag-ibig yung character ng song. And sobrang, parang ako for myself mismo, ang hirap ng ganong bagay na mahal mo yung isang tao kahit nagsisinungaling na siya sa'yo at may ginagawa na siyang hindi tama sa'yo. So, that's Kahit Di Totoo po. Kasi merong iba na yung term na hindi ko kasi siya matiis eh. Yes. Kasi. Tissue nga. Masakit ang tiyan ko, tissue nga. Iba palang tissue. 'Di ba? Kasi may mga ganun na sige, okay lang. 'Di ba yung aminin niyo ha, kunyari galit na galit ka, hindi siya nagte-text, tapos nung mo na isang ngiti lang niya at saka isang pa-cute at saka isang pa-dimple. Wala. Tapos na usapan agad. Ano po 'yan, babe? Wow. Ganun na. 'Di ba? But nakakatulong ba kahit hindi mo na experience yung k-drama ganun, ba nakakatulong ba talaga ng dapat mayroong kapaghuhugutan or kahit hindi mo na feel or hindi mo na experience? Opo, for me not necessarily naman na kailangan mo mapagdaanan yung isang bagay para masabi mo na you can relate, kasi sa paligid mo pa lang ang dami mo nang nakikita, even sa Facebook ka lang ng mga notifications, ang dami nang lumalabas ng mga ganitong klaseng story. And sa lahat ng mga nakakaranas ng ganitong pagmamahal, I respect all of you guys. Pero for me, siguro may hangganan yung ganitong tatanggapin lang lahat ng kasinungalingan at mga hindi tamang ginagawa. Kasi true love has to be two-way. Hindi lang siya dapat one-way for you to be forever na magkasama, diba? Sabi ni Julia, no, ang sakit, Papa Gio, matapos mo kami patawanin, paiiyakin mo pala kami. Ang sakit-sakit. Sabi ni Julia, description pala ng kanta, nakakaiyak na. Paano kaya kung yung kanta mismo? Ay, nako, syempre, mamaya yan. Sabi ni Maria, congrats sa kanta mo, napakaganda. So, ano kaya na sa pumasok sa isip ni Mr. Vehnee Saturno, no, na alam mo naman the hit maker, 'di ba, na pag mga ganitong kanta. Pero ikaw, syempre sabi mo kanina, you wanna experience, so walang ganun na. wala. nag-ano lang ako ng ibinisya, baka mayroon. Congratulations sa kay Alisah Bonaobra for this wonderful song. Gaano kaiba itong song na to sa mga na release mo na mga previous? I think what's the it factor nito? Kahit Di Totoo is really different from my previous singles, kasi kung napakinggan niyo na po yung mga singles ko under RJ Productions LLC, they are more of about mga dreams and yung faithful, inspirational song, and yung pangako naman is a love song. So itong Kahit Di Totoo is my first ever, hindi ko sure kung tama, pero parang heartbroken song na parang dun siya na category. So ayun yung isa sa mga kaibahan niya sa mga singles ko. And grabe yung it factor nga po is si Mr. Vehnee Saturno pong nag-compose. So sobrang, I'm really overwhelmed and grateful and blessed na talagang ako po yung napili nila ni Tita Rosabella na mag-interpret po nitong song na ito. Kumaga parang kung meron palang, kung meron Hugot Thursdays or Hugot Thursday ngayon dito, Hugot Fridays, pwede diba? Yes. Ako pwede din maging team song ng isang teleserye, diba?
Actually, we are really looking forward for that po kasi syempre iba pa rin kapag naging part na siya ng mga official soundtrack, 'di ba? Hindi na po siya makakalimutan ng mga tao. Pero hopefully ngayon pa lang po ay suportahan na natin ang OPM. Yeah. Pero ano ba? Minsan nadadala ka ba sa ano? Kasi may mga ganito, minsan hindi naman natin sinasadya, but minsan sa sobrang emotion, sa sobrang ano, naiiyak. Nadadala, naiiyak ka ba minsan pag ganun, pag especially pag ganito? And then especially kunyari, ang daming tao, kunyari punong-puno ang ano, ang Coliseum, yun, tapos biglang boom. Well, may time ba na ano, nakakaiyak? Opo, yeah. Actually may mga certain times talaga na dumadaan po sa mga artist yung ganun. Siguro ako po sa akin, pag ako sobrang naiiyak lang ako pag sobrang overwhelmed, yung sobrang saya kasi maraming tao ganyan, and minsan naiiyak naman ako pag yung galit hindi mailabas. So iiyak na lang ganyan. Pag mainit minsan nakakaiyak din. Mainit, ano ba? Yes, naman? Sobrang nakakaiyak ko. Wala na okay. Pa bang tayo ngayon? Wala na pa bang nako, mainit talaga ano. Pero ikaw ito ah, it's ano lang naman, you could answer it or no ano. Pero in a real life, so let's say 5 years, 10 years after, would you allow na ganito? Kunyari, ano, sa'yo, ikaw? Mm-hmm. Opo. Actually, ako, kasi, yun nga po, I never had a boyfriend before. Kasi siguro for me, hindi na boyfriend ko yung hinahanap ko for a guy. Siguro yung lifetime partner na. And I believe hindi ko po deserve yung ganitong, nobody deserve this kind of love. Kasi lahat tayo dapat nakaka-experience ng true love talaga. Dahil, yeah. Di ba, wala naman kung gustong masaktan. And wala pong masasaktan kung walang martyr sa pagkakit. Sorry. Well, ano ha, in a true to life situation, hindi mo may iwasan eh. Ganun talaga, dadaan ka talaga sa ganun na stage. Di ba? Yes. Di ba? Tama yan, Dr. Love. Di ba? Kasi, di ba, may mga ganun eh, na sabi nga nila, you will meet the wrong person first before finding the right one. Wow. Yes. In Chinese, human nature minsan yan eh, di ba? Na, kasi mahal ko eh. So, at saka minsan, hoping na yung taong yun ay magbabago. Diba? Yes. That's why you are staying. Diba? Ang lyrics pa naman, ano yun? Nilista ko talaga dito eh. Ito, nilista ko talaga. Oh. Dalawang chorizo, isang... sa kay Mama Luz, sumupala ito ng order, sorry. Ano, handa akong tanggapin ang mga kasinungalingan mo. Kahit di totoo. Naku, namamagan niya. Ay, nako. Alright, so... nakakaano. And then, I think this is... Tama ba ako? Is this your first song na medyo heartbreaking, na medyo emotional? Tama, no? Yes, just, opo. Mm-hmm. This is the first ever single po talaga na I really need to internalize. Ganyan. Ganun ka talaga. Yes, ganun ko concentrate ako. Mahirap, di ba? Kasi hindi mo mabibigyan. Yung nga, di ba? Kahit minsan ang mga, ang taong nakikinig lang din, pag hindi mo siya masyadong, pag wala so-so lang, hindi din mararamdaman nila yung the soul of the song, mm-hmm. and the true meaning of the song. Diba? Apo, yes. Oh, ayan. And, yeah. Apo, I'm really grateful kasi ang dami nga po nagko-compliment with the song na damang-dama nga daw po. And thank you so much po for all of the compliments. Dahil credits din po kay Coach Arnie Mendaros for coaching me during the recording po. Grabe, ano. So, di ba, ang paggawa ng kanta po, akala nyo, ganun-ganun lang na gawa-gawa, ano. It's may science din eh, di ba? Tama, mayroong ding, ano yan, sa test tube, ganyan, kunin, dalawang kutsara ng ano. Dapat yung pagbilit ganito, oops, parang too soon, yung emotion too soon. May mga ganun, di ba? Yes. Dito, dapat ilabas, let it go. Ayan, speaking words of wisdom, let it go. Kanta. Di ba? Yes, po. Ganun po. Yeah, so, ganun, di ba? So, hindi siya, ano, para mabigyan nga, sinasabi nga lagi nila na you're giving justice to the song.